One of the mission statements of Wakalas Productions is to provide our viewers and listeners a great alternative platform of entertainment. What started out as humble YouTube lifestyles, Wakalas Productions now has a growing cast of members to provide you more with content aside from our YouTube live streams. Wakalas Productions presents Wakalas Radio, a podcast show full of various topics and discussions brought to you by the men and women of Wakalas Productions. Trends, news, and issues, not only to entertain, but to enlighten the brain. Wakalas Radio will showcase the voices of your favorite hosts from Wakalas Productions, Pops Nation, Corny 2, Darren's Diary, GND Vlog, Shadow Key Zone, Daddy Boom, Team Mabby TV, Ali Mokoy, Zilfit Vlog, Joe RPG, Norris TV, and Off Day Poaho. Grab your listening devices and catch Wakalas Radio on these major podcast platforms for free. Spotify, Google Podcast, Overcast, Pocket Cast, Radio Public, TuneIn, CastBox, Apple Podcast, iTunes, and Breaker. But this show is not just limited to us. If you think you have the voice that you want to be heard in podcasting, just send us your inquiries on how to be a part of Wakalas Radio or how to start your own podcast show. But wait, there is more! You can also catch us in our official website, www.wakalasproductions.com, where you can check out our featured shows, replays of our live streams, inquire about our digital media services, training, advertisements, and projects. You can also follow us in our official Facebook page, www.facebook.com/Wakalas Productions, so you can stay connected for the latest news and updates about the programs in Wakalas Productions. If YouTube is enough for you, then you can still watch your favorite Wakalas programs in our individual YouTube channels. All of these and Wakalas Radio, now ready for your viewing and listening pleasure. Brought to you by Wakalas Productions. Now, back to you, hosts. Ano ang hanap mo sa isang babae? What makes you happy? Anong meron sa Brand X? Bakit lagi itong kinocompare sa lahat ng brand? Ha? Welcome back sa aking YouTube channel. Ayan, hello guys. And another day, another edition na naman ang ating gagawin ngayon. And before anything else, gusto ko na magpasalamat po sa lahat ng mga bagong subscribers ng Norris TV, sa lahat ng mga new members ng Norris TV. Maraming salamat po. And today, sasagutin natin lahat ng mga tanong na ibinigay nyo sa akin. Susubukan kong sagutin yan. Pero bago ang lahat, at kung napadaan ka sa aking channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. I-hit notification bell para lagi ka updated sa lahat ng mga videos na inilalabas ko. So simulan na natin. In 3, 2, 1, go! A few moments later. O nga pala guys ha, lahat po ng mga sasagutin kong tanong dito, ito po'y aking opinion lamang po. Wala po akong ibang gustong iparating sa lahat po ng mga manonood nito. Ito po ay aking opinion lang. Okay. Meanwhile. So yun na nga guys, so nag-post nga ako sa Facebook page ng mga tanong. May isang tanong lang. At magtatanong kayo na kahit nano, subukan kong sagutin. At marami ang nagtanong. Okay? So iisa-isain ko sila at susubukan kong sagutin yan. Pero syempre, hindi lang naman basta tanong at sagot lang ang gagawin ko dito. Ngayon din akong ipapakilala sa inyo. Meron akong nabiling online. So, ang Sylvanas Bites. Yan po guys, Sylvanas Bites. At ito po in order ko, shout out kay Miss Osang Sullivan or Osang Darak Diva.
Yan po guys, nasa description box below po yung kanyang Facebook page, lalong tsaka niya rin yung kanyang YouTube channel guys. Subscribe niya rin po siya sa kanyang YouTube channel. At syempre, yung Sylvanus Bites. So, kitikman din natin. At actually, tatlo yung in-order ko. Merong Choco Almond. Ito po yan, Choco Almond. At Strawberry. Ito yung Strawberry. So, dalawang Choco Almond yung binili ko. So, ito po yan guys, yung Sylvanus Bites. Okay, thank you. Sylvanus Bites. Sa lahat po na mga gusto kong order guys, pwede nyo po i-PM si Osang The Rock Diva or Osang Sullivan. Ito po yung sa description box below yung kanyang Facebook page at yung kanyang YouTube channel. And do subscribe po sa kanyang YouTube channel guys. Nagda-livestream din po siya sa kanyang YouTube channel and also sa kanyang Facebook page. So, kung gusto nyo ng mga rock and roll, so, subscribe po kayo sa kanyang channel and follow nyo rin po yung kanyang Facebook page. Awesome! The Rock Diva. And thank you so much, Sylvanus Bites. Okay, so titikman na natin. And then habang titikman natin itong Sylvanus Bites, sasagutin na rin natin yung mga tanong na ibinigay sa atin ng ating mga subscribers and followers. Okay, so titikman na natin itong Strawberry. Sarap yung strawberry. Okay. Sagutin natin yung question number 1 mula kay Yang Obierna Roldan. So ito yung tanong niya. Ano ang masasabi mo sa mga kaibigan mong pinapaasa ng mga FB? So ano daw ba yung masasabi ko doon sa mga kaibigan na pinapaasa ni Facebook? Okay, so sagot ko dyan, guys, huwag kayong umasa din sa Facebook. Lahat po ng mga nababasa natin sa social media, yun po ay ang kanilang mga saloobin. Hindi masyadong umasa sa Facebook. Question number 2. Sabi ni Harry Ray Pentong, si kapatid na Harry. So ano daw ba yung pinakamahirap na sakripisyong ginawa ko para sa mahal ko? Oh no! Ang hirap sagutin. Ang pinakamahirap na sakripisyo siguro yung ginawa ko para sa mga mahal ko is yung oras. Oh. Sabi guys, sobra pagka sa oras talaga, lahat na binigay mo yung oras mo at na-realize mo na hindi pala siya para sa'yo. Bigla mo na lang maisip na sana sa iba mo na lang nilaan yung oras mo. So, yun yung pinakamahirap talaga na sakripisyo na nilaan mo. At alam mo sa bandang huli is mababaliwala lang yung oras. Sabi ni Merisa Capilli Mundo, ang kanyang tanong ay, ano ang hanap mo sa isang babae? Yun. Actually, wala naman pong masyadong hanap sa babae. As long as maiintindihan ngayon kung ano yung mga ginagawa ko, laging supportive, yun. Yun lang naman yun. Tsaka syempre, masarap magluto. Ang mas importante, masarap siyang magluto. Ah, diba? Next question. Sabi ni Miss Lynette Maluto, yung QA namin. Hello po, Miss Lynette. Sabi ni Miss Lynette, what makes you happy? Wow. Anything. Wala naman akong kinalulungkot ang bagay. Lahat po ay para sa akin ay masaya. Pamilya, kaibigan, pagkain, food trip. Yan po yung trabaho, 'di ba? Yan po yung nagpapasaya sa akin as long as ito po ay nakakatulong sa akin sa buhay ko. Yun po yung mga bagay na nagpapasaya sa akin. Right, rock and roll. Okay, next question. Tanong ni Ma'am Shiris Julie Vlog, ang tanong niya ay, ano ang pinaka-struggle mo sa channel mo? Actually, guys, maraming struggle ako sa channel ko. Siyempre, unang-una, hindi pa ganun karami yung aking mga subscriber. Isa yun sa mga struggle ko. Siyempre, mag-isip ng content. Yun din yun sa mga struggle ko. Pinag-iisipan ko ano ba yung mga pwede kong gawing content, ano ba yung pwede mag-viral. Yung pa isa, yung mag-iisip ka ng mga magba-viral na videos. So, struggle po yan as a content creator, as a vlogger, as a YouTuber. Pag nagla-livestream ako din, ilan lang din yung mga pumupunta. So, struggle din po talaga siya sa akin. Hindi lang naman din po ako, lalong-lalo doon sa mga small YouTubers na kakilala ko. So, yun lang po. Thank you. Kaya
Ma'am Shishiris Julie Block. Next question, mula kay Bird Boy TV. Ano ang bagay na nagpapasaya sa'yo at ano ang bagay na meron sa'yo na wala sa iba at bakit? Ano ba nga bang meron sa akin? Bukod sa pagiging gwapo, gago! Sa dami ko, marami daw ang kamukha. Hindi ko alam kung kamukha ko ba si Kong TV. Puta brad, ganun kakayaman! Sabi na, kamukha ko ba si Kong TV. Ang dami kong kamukha, Diyos ko Lord. Diba? Yan yung mga bagay na meron sa akin na wala sa iba. Yung pagiging ano, flexible na mukha. Yun siya. Next question. Tanong ni kapatid Tesporas. Bakit di ka na sumusuport sa mga small YouTubers na lagi ka namang active at sin lang parati sa binababang link? Okay, so yun nga guys, ang may tanong kasi is bakit daw palaging hindi ko na daw sinusuportahan yung mga small YouTubers. Shoutout sa Team Legend. Ngayon, nagtatanong sila kung bakit daw hindi ko na daw sila susuportahan. Actually guys, nandoon pa rin naman ako. Sumusuport pa rin naman ako sa inyo. Hindi nga lang akong show na nagsasabi na or pupunta ako sa channel nyo, pero nandoon po ako. Nagkakataon lang po talaga na minsan busy po ako sa trabaho or may mga kailangan akong tapusin. Kaya po minsan, kahit na nasisin ko na siya, nakikita ko na po siya, hindi ko agad siya napupuntahan. So inuuna ko muna po yung mga bagay na dapat kong gawin bago ko po puntahan yung kung ano po yung dapat na gawin like sa YouTube. Supportahan yung mga kaibigan, yung small YouTubers. So, hindi po dahil sa hindi ko po binabaliwala or hindi na po ako sumusuporta. Nandiyan pa rin po ako. Sinusubuan ko lang or hinahati ko rin po yung oras ko sa trabaho plus sa YouTube po. Anytime naman guys, pwede nyo na akong i-reach out. At kung kailangan nyo po ng tulong sa ng inyong channel, nandito lang din po ako to support. Sa Team Legend, mega mega shoutout po sa inyo. Alright, next question. Mula kay Syra Roldan. Ano po yung magpupush sa inyo para mag-vlog po? Kapag nakasweldo ka na po, ano po ang unang-una mong gagawin po sa sweldo mo? So kapag nakasweldo na daw po, ano unang-una ko daw gagawin? Siyempre, unang-una kong gagawin is i-share ko. I-share ko sa iba. So yung blessing, i-share ko sa iba. Then yung the rest, yun yung gagamitin ko para mas maging malalapan lumaki yung channel ko. Like bibili ako ng bagong camera na kakailanganin ko, bagong pang-edit, diba? Plus, syempre, kapag lumalaki na lumalaki yung channel ko, doon ako makukuha ng mga video editor, yung magmamanage ng channel ko. So, hanggang sa mabuo ko yung pangarap ko na Norris TV Production. So, actually, yun po yung dream ko. It's a production team na bumubuo na kung saan gagawin lang nila is tumulong para lang po sa marapa. So, yun po yung dream ko. Ang galing! Ang galing! Next question. Mula naman kay Pops Nation. Shoutout sa mga Team Wakalas. Anong unang bagay na pinaniniwalaan mo pero alam mo na halos lahat ng tao ay magdi-disagree sa'yo? Wow! Isang bagay na pinaniniwalaan ko na sa tingin ko marami magdi-disagree sila is yung sobrang gwapo. Gago! Yun lamang po. So, naniniwala ko na guys na sobrang gwapo ko. Oh my God! Wow! At panigurado, marami ang magdi-disagree dyan. Baba. Marami magdi-disagree dyan. So, yun po yung bagay na pinaniniwalaan ko. Ang galing! Ang galing! Next question. Mula kay Off Day po ako. Anong meron sa brand X? Bakit lagi itong kino-compare sa lahat ng brand? Yun. Actually, ako tanong ko rin yan. Ano bang meron sa brand X at kung bakit siya? Tanong ko rin yan kung bakit kino-compare siya sa lahat ng brand. So, siguro, meron si brand X na wala sa lahat ng brand. Or, baka si brand X ay talagang merong pagkukulang. Kaya lagi siyang kino-compare sa lahat ng brand. Diba? So, ang gulo lang sagot ko, pero kahit ako, hindi ko kaya sagutin yan. So, sagutin nyo lang sa description down below kung anong sagot dyan sa kung bakit kino-compare si brand X sa lahat ng brand. So, yun na yun. Thank you!
Okay, ito. Ang tanong naman ito ay mula sa aking high school classmate, Genetes Cerdon. Nagka-girlfriend ka na ba after high school year natin? After high school year natin, hindi agad ako nagka-girlfriend. So, after nung graduate ako nung high school, parang isang taon lang muna ako nagpahinga sa school. Gago! Wow! Isang taon nagpahinga. Then, nag-aral na po ako ng college. Ang galing! Ang galing! Nagkaroon naman, pero hindi after natin graduate nung high school. Nung college, nagkaroon naman po. Puta brad, ganun ka kayaman! Ako nagkaroon ng girlfriend after natin graduate. Kayo? Baka lang naman. Okay, question. Next question mula kay Miss Popcorn. Nakailang GF ka na? At kung bibigyan ka ng pagkakataong balikan ng ex mo, sino sa mga ex mo? Oh, no! Okay. Actually, pero wala pa sa lima. Wala pa sa lima. Yun po yung katotohanan. Pero kung may babalikan man ako sa kanila, siguro wala na. Thank you! Kasi lahat po yung mga nag-girlfriend ko, may asawa at anak na po. So, shoutout po sa inyong lahat dyan. Okay. So, move on. So, wala na akong babalikan. Siguro kung meron lang dadating at kung meron akong mahahanap, bakit hindi? Oh my God! Wow! Yun lang yan. Ngayon guys, andito na tayo sa huling tanong. Last question ay nagmula kay Osang The Rock Diva. Alright, so ito ang kanyang tanong. Nagkaroon ka na ba ng experience sa Becky? Yung totoo at hindi na... At nasundan pa ba ito? Pwede pa bang maulit? Okay. So, ang sagot po dyan is, wala po. Ang galing! Ang galing! Kaibigan, meron po. Pero yung experience relationship, wala po. Hindi po ako nagkaroon ng kahit na anong relasyon sa mga Becky. Yun lamang po. Pero kaibigan, madami po. Maraming mga kaibigan po ko yung kaibigan, katrabaho. So, masaya silang kasama actually, sobrang saya. Tawa lang talaga ang magiging ano, walang lungkot, 'di ba? Kahit na pagod ka na sa trabaho or malungkot ka, pagkasama mo sila, yung tawanan, yung mga joke. So grabe, nakakawala talaga ng stress. Masaya silang kasama. So, yun lamang. Okay, so yun na nga guys. So, I hope na sana nasagot ko lahat yung inyong mga tanong, okay? At sana na nagustuhan nyo rin yung mga sagot ko. Kasi on the spot to guys, on the spot na binabasa ko ngayon. Alright, so that's it for today guys. So, and I hope na sana nag-enjoy kayo sa video ito. At kung napadaan ka lang sa akin channel, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe. I-hit notification bell para lagi kang updated sa lahat ng mga videos ko. Maraming salamat. See you all. Ingat po tayong lahat. God bless. Bye-bye!